Kamusta mga kabasketball? Ito ang iSport Zone at gaya nila ay pwede kayong mailagay sa ating mga videos. Bumili lang ng iSport Zone merchandise gaya ng t-shirt, face mask, cap or hoodies na available na sa Philippine online stores at available din internationally. Kung kayo ay nasa labas ng Pilipinas, ipadala ang iyong mga litrato, suot ang iSport Zone merchandise sa isportzonetv@gmail.com. Ang mga links sa online store ay nasa description ng video na inyong pinapanood. Oras na para sa ginagaya na ngayon na NBA rasyon ng iSport Zone. Sinasabi ko lang naman, no? Heto ang limang laro ngayong January 6, Miyerkules. Umpisahan natin. No KD, no problem para sa Brooklyn Nets. Tinalo nila ang Utah Jazz 130-96. First quarter pa lang, mga kabasketball, ay lumamang na ng 21 points, 35-14 itong Brooklyn Nets. At meron pa ngang isang stretch na itong si Kyrie Irving ay na-outscore ang buong Utah Jazz 18-7 sa first quarter na yon. Tumapos si Kyrie ng 29 points, si Caris LeVert naman nag-ambag ng 24 puntos. Wala si KD sa laban na ito dahil sa kanyang mandatory quarantine. Pero sinandalan ng Nets ang kanilang depensa para hindi paabutin ng 100 points itong Jazz na nakakuha ng 31 points, 4 rebounds, 4 assists kay Donovan Mitchell at 10 points, 11 rebounds mula kay Rudy Gobert. Ang ating Jordan Clarkson, maganda rin naman ang nilaro, 12 points, 2 rebounds. Pero hindi sapat ang suporta ng Utah Jazz para pigilan lalo na si Jarrett Allen, mga kabasketball, na dinomina ang kanyang all-star matchup na si Rudy Gobert. 19 points, 18 rebounds lang naman ang ginawa ni Jarrett Allen sa kanyang starting role. Mapapaisip tuloy si Coach Steve Nash nito, baka gawin niya ng starter itong si Jarrett Allen kapalit ni DeAndre Jordan. Pang-apat pa rin naman ang Jazz sa Western Conference at 4 wins and 3 losses, habang ang Brooklyn Nets ay nag-improve sa 4 wins and 4 losses. Susunod ang hindi masyadong cute na panalo ng Los Angeles Lakers laban sa Memphis Grizzlies 94-92, 2 puntos lang. Kumbaga eh, alat na, nanalo pa rin. Sinandalan ng Lakers ang kanilang depensa para paiskorin lamang ang Grizzlies ng 92 points. At syempre, ang dalawang superstars nila, LeBron James, gumawa ng 26 points, 11 rebounds at 7 assists. Anthony Davis, 26 points, 10 rebounds at 4 assists. Kasama doon ang 4 na 3-point shot sa 10 attempts at walang sagot ang Memphis Grizzlies dyan. Nawalang Ja Morant pero binigyan sila ni Jonas Valanciunas ng 13 points, 11 rebounds. Dylan Brooks, 13 points, 5 rebounds and 2 assists. At Gorgui Dieng, 13 points and 4 rebounds. Nabigyan ng playing time itong si Horton Tucker at si Wesley Matthews dahil nagpapagaling pa si KCP sa kanyang left ankle sprain. Nag-ambag naman ng dalawa ng combined 8 points, 5 rebounds at 3 assists. Lamang pa ng 4 na puntos ang Grizzlies sa halftime at lamang pa rin ng isa pagpasok ng 4th quarter. Pero binuhat ang Lakers ni LeBron James sa 4th quarter kung saan gumawa siya ng 13 points, 5 out of 6 shooting, may kasama pang 2 assists. Ang Lakers ngayon ay nasa ibabaw na ng Western Conference na may kartadang 6 wins and 2 losses. Susunod ang Denver Nuggets, nakakuha ng monster game dito kay Nikola Jokic para pataubin ang Minnesota Timberwolves 123-116. Pero hindi madali ang panalong ito. Lumamang ang Denver Nuggets ng 12 sa first quarter pero binawian sila ng Timberwolves sa second quarter para kunin ang kalamangan. Mas aktibo sa opensa si Jokic with 35 points, 15 rebounds at 6 assists. Habang si Will Barton naman ay nag-ambag ng 20 points, 7 rebounds at 3 assists. 7 players ang gumawa ng double digits para sa Nuggets, kasama pa ang 17 points ni Jamichael Green. Wala pa rin si Karl Anthony Towns para sa Wolves pero binuhat sila ni D'Angelo Russell, 33 points, 11 rebounds. At ang former Denver Nugget na si Juancho Hernan Gomez, 25 points, 8 rebounds at 2 assists. Pero hindi sapat yun sa maraming ambag na nakuha ng Denver Nuggets, kasama na rin itong si Facundo Campazzo na nag-ambag, mga kabasketball, ng 11 points, 1 rebound at 2 assists.
Muntik pa ngang mass throw out itong si Nikola Jokic dahil sa dalawang technical fouls na nakuha niya sa second quarter. Si Anthony Edwards naman ay gumawa ng 15 points para sa Wolves. Sinayang ng Denver Nuggets ang isang 18-point first half lead para ibigay ang 8 puntos na kalamangan sa Timberwolves sa third quarter. Pero sa fourth quarter, rumatsyada sila ng 15-0 run para kunin uli ang control. Tinapos naman ng San Antonio Spurs ang isang 4-game losing streak sa panalo nila kontra Los Angeles Clippers 116-113. Walang Paul George pero ang ganda naman ang ginawa ng isang masked Kawhi Leonard at sapat na ambag mula sa kanilang bench. Kaso lang bawat isa sa buong tropa ni Coach Popovich ay nag-ambag. Pinangunahan ito ni Patty Mills with 27 points at DeJounte Murray 21 points, 5 rebounds and 5 assists. Sa 27 points ni Australian Patty Mills ay gumawa siya ron mga kabasketball ng career high 8 3-pointers. Na-miss ng Clippers ang 25 points, 6 rebounds at 5 assists per game ni Paul George pero nakakuha naman sila mula kay Kawhi Leonard ng 30 points at 10 assists. Sinaman pa ito ng 20 points, 8 rebounds at 8 assists nitong si Patrick Beverley. Sa first half ay rumatsyada agad itong San Antonio Spurs para sa isang 19-point lead mga kabasketball. Pero sa third quarter, tingnan nyo naman, Clippers in-outscore ang Spurs ng 18 points para gawing isa lamang ang kalamangan pagpasok ng fourth. Pero tumikada ang Spurs ng 31 points sa fourth quarter, 29 para sa Clippers. Kaya hindi nila nakumpleto ang comeback. Yan ang isang bagay na nami-miss nila kay Paul George bukod sa opensa ay ang depensa ni Paul George sa mga ganitong pagkakataon na kung saan siguro ay mapapababa nila ang score ng Spurs. At sa huling laro naman mga kabasketball ay baliktad ang nangyari. Na-overcome ng Chicago Bulls ang isang 18-point first quarter lead para talunin ng Portland Trail Blazers 111-108. Malaking morale booster ito para sa batang Chicago Bulls na kino-coach na ngayon ni Billy Donovan. Pinangunahan ng Bulls ni Coby White na gumawa ng 21 points at career high 10 rebounds. Sinamaan pa ng 19 points at 13 rebounds itong si Otto Porter Jr. Si Zach LaVine naman ay may 18 points at 9 assists. Gumawa ang Bulls ng 66 points sa second half. Ang Blazers ay pinangunahan ni Nupa, Damian Lillard 24 points, 5 rebounds, 9 assists at CJ McCollum 24 points, 5 rebounds and 9 assists. Umabot pa sa 20 puntos ang kalamangan ng Blazers sa first half pero nilimitahan ng Bulls ang Blazers sa 15 points sa second quarter para tapyasin ang kalamangan sa 9 points sa halftime. Mukhang maganda ang response ng mga batang Bulls dito kay bagong coach nila na si Billy Donovan nga na galing sa OKC Thunder. Nang tanungin si Zach LaVine kung magagawa ba nila ang comeback na ito sa dating Chicago Bulls, ang sagot niya ay no. Kita naman sa kanilang record na 4 wins and 4 losses ang improvement nila sa ilalim ni coach Billy Donovan na may NBA coaching record na 61% para sa OKC Thunder. Sa Pilipinas, mabibili ang iSport Zone merchandise sa merchiful.com at sa shirtly.ph at sa Marquise Clothing Line sa Facebook. At kung nasa labas ka naman ng Pilipinas, teespring.com nagde-deliver sa buong mundo. Iniimbitahan ko nga pala kayo mga kabasketball na tumungo at bisitahin o mag-follow na rin sa iSport Zone Gaming sa Facebook. Naglalaro po tayo ron ng NBA 2K20 at 2K21 featuring ang My Career ni Kai Soto at naglalaro din ako ng Boxing Fight Night Champion kasama si Manny Pacquiao. Mag-iwan ng comment, click like, share and subscribe. This is iSport Zone.